So magandang araw ka ba sa video na ito, pag-uusapan po natin, pagpapatuloy, ano. So yung dami talaga kasi pong binagsak kabol, and ito si Snowbado na bagong trade rumor kabol, ha. Kaya may pag-uusapan na naman po tayo, malaking trade rumor. And then of course, some happenings po sa Gilos programs, and then some. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button kabol. So ito na nga po, ano, isang pasihan natin dito po sa comment po ng fans kabol, ha. Ano ba itong sinabi po nitong fans po kabola nitong si Rene Borradinero, sanda na kailangan niyan sa Ginebra si Aranya. So kabola, hindi na daw kailangan sa Ginebra si Aranya. I actually do not agree with that. If you look at the age kabola of their main two bigs, Christian Stanhardinger at si Jopet Aguilar, it's pretty obvious kabola that they need a young up and coming po na star quality po nag big man, and that is of course Justin Aranya. The difference lang kabola is that Aranya po is not a giant kabola. He is traditional size, 6'5", 6'6", kabola. Itong si Aranya, so hindi siya nung size po ni Stanhardinger na nasa 6'8", or ni Aguilar na 6'9", kabola. Is that big of a difference? In a way, malaki pa rin naman po yan ang diferensya. Pero overall, just sabihin mo hindi siya kailangan po ni Ginebra, I totally disagree. Pablito Orozco, sa PBA boss, all business, walang pakialam ang team. Kung worth ka ng nakaraan, ititrade ka pa rin kahit pinakainangabangan ka, kabola. And that is part of basketball. Hindi lang naman sa PBA ang kabola, eh, di ba? Nangyayari din po yan sa iba pa pong liga, especially po basketball league kabola, di ba? Sa NBA nangyayari po yan. Damian Lillard, di ba? Na-trade po siya ng Portland kabola, if you remember, di ba? So it happens, di ba? Hindi lang po yan talaga sa PBA lang kabola. Now, some discussions before we go to the big trade rumor. To my statement, Alpan Lino, that walang doubt si Team Cone talaga kabola was the choice at the very beginning. And of course, di rin makakagulat yan, no? Knowing kabola na naipanalo nga po ni Coach Tim Cone through his head coaching kabola, yun ating pong Asian Cup last year kabola. So, ang explanation dyan is nitong si head po ng SB Pichi kabola is that sakalang sila action mag-consider ng iba noon kung hindi po tatanggipin ni Coach Tim Cone. So, it was actually an easy discussion between SBP and Coach Tim Cone until inaccept po siya nitong si Coach Tim Cone. Although, I just want to react, kabola, that they are building up this pressure of with Coach Tim Cone, kabola. I just wonder, kabola, what happened or what will be their decision making just in case po na itong si Coach Tim Cone ay magsimula po in a bad light kabola, or what I mean is hindi po maging successful yung maunang games po nila. Remember, ha, may katandaan na po si Brownlee, and Brownlee is their guy, no? Their naturalized player, remember that kabola. So what now happens, di ba? So will they make a quick change kabola if sakali lang na hindi po maging maganda ang simula nitong si Coach Tim Cone? Ito naman, nagtatanong lang kabola, I of course believe that Coach Tim Cone also is the right man for the job kabola, pero I just hope kabola that they will not overrate him. They can still do the right decision just in case hindi po maging maganda po ang mga pangyayari sa mga una pong taon kabola nitong si Coach Tim Cone. And then of course, the rumor that is worth talking about, eh wala na pong iba kundi ito pong rumor kabola rin na-connected kabola sa Magnolia Hotshots kabola. Of course, alam naman natin ang Magnolia Hotshots kabola, kakatalo lang po nila, ano, dun po sa ating Commissioner's Cup. Natalo na naman sila, kaya ang tawag saan nila is they are the intro boys kabola. Yan yung pinaka tinatawag po saan nila, which of course nasasaktan din sila. So Magnolia said it to make moves to bolster lineup, target sa big man and wingman. Been there, done that naman sila sa ganyan mga tol. So yung Bean at saka ni Tol could be an indication that those are close, and Bean and Tol, if you look at it, is can be utilized po to create the word Arvin Tolentino, the name po of the star player of Northport, and I think he is a magnificent fit kabola para po dito sa Northport Batang Pier. Currently po, ano, he averaged dun po sa Commissioner's Cup, he was the top scorer kabola ng tournament, and he was not even a starter, ha? 22.4 points, 5.7 rebounds, 2.4 assists per game, and he shot 2.3 three-pointers made per game. This guy is a perfect fit for Magnolia kasi they need a shooter, and he is a shooter, and he can be there for kabola there. So he can really stretch the floor kabola. So kabakabalan sa palagay mo, dapat bang itaragay talaga ito ng Magnolia? Comment lang po sa baba.